Good afternoon mga sir. Welcome back to my YouTube channel. Ito na naman yung gagawin kong pag sit up ng aking power amplifier. So guys, kung napapansin nyo, madalang na yung dumadaan ng mga sasakyan dito sa may kalsada kasi nag-umisa na yung enhanced quarantine dito sa Cebu. So ngayon dito, nandito naman kami sa loob. So wala namang problema. So bago yan, shout out ko muna to si DJ Buyong. Shout out din kay Edwin Buison. Shout out din kay Daryl Armas. Shout out kay Danilo Balatay. Shout out kay Alan Jimenez ng Bulacan at kay Rene Jimenez ng aking bayaw. Shout out din kay Kate Laurons. Okay guys, kung bago ka pa lang nakapanood sa aking channel, please subscribe and please press the notification bell para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong labas na video. Okay? Thank you.
Dito naman sa kanyang speaker connection, ito yung front, ito naman yung rear. Pero dun sa diagram niya guys, yung power ng front at power ng rear parehas lang ng power. Kaya kahit saan ka dito maglagay ng speaker, okay lang. Okay. Ito, nilagyan ko na siya ng mga wire kasi mahirap maglagay ng wire. Hindi ko na lang pinakita dahil matagal maglagay, nagbabalat pa. Ngayon, kayo na lang kung magkabit kayo. Nakatornilyo lang naman yan sa ilalim guys. Nakatornilyo lang yan. Hindi ko na lang pinakita, kinabitan ko na lang para hindi na tayo magtagal. Pero bawat channel, ito, kung ito yung red channel, so black and white yan. Okay, tapos yung left channel din, black and white din siya. Pero nilagyan ko ang left channel, nilagyan ko na no yan ng tape. Ito, para matandaan ko kung alin yung magkapares. Left channel, nilagyan ko ng tape, electrical tape, para ito yung magkapares. Yung right channel, hindi ko nilagyan. Yan, wala siyang nakalagay. Ang nilagay ko lang, nilagyan ko na ang dito sa bridge, kasi meron siyang bridge. Nilagyan ko rin ng palatandaan sa bridge. Nilagyan ko ng masking tape, puti. Tapos yung kanyang kapares sa negative, yung black, nilagyan ko rin ng masking tape. Yan, para malaman ko kung alin yung magkapares sa bridge. Yan, yung dalawang black and white na may masking tape. So, ganun din dito sa rear. Sa rear, kung ito yung magkapares sa right channel, yan, wala siyang tape na black. Yung left channel, yun ang nilagyan ko ng electrical tape. Yung red at saka black, may electrical tape yan, para malaman ko na ito yung magkapares. Tapos yung sub-bridge niya, nilagyan ko ng masking tape din. At yung kanyang kapares din na black, ito, nilagyan ko rin niya ng masking tape para malaman natin kung alin yung magkapares sa bridge. Okay. Ang power nga pala nito sa kanyang manual, ang bawat channel nito ay 50 RMS lang. 50 watts RMS bawat channel. So apat na channel 'yan. Ibig sabihin, apat na speaker ang pwedeng i-load. At 4 ohms, 2 ohms stable. So kaya niyang mag-drive ng 2 ohms. Okay? Ito yung harapan niya. So ito na yung left and right sa isang channel. Ito naman yung left and right. Kayang channel din. So, bawat channel mayroon yung 50 watts RMS. Ito yung sa gitna. Ito yung output. So, kung pwede kang mag-connect nito, kung mayroon kang ibang amplifier, pwede mo siya dito yung i-connect.
Okay, dito naman siya kanyang mga volume. Itong volume ng ito yung gain ng front. Nilagay ko lang dito sa pole. Ibig sabihin pag pole, natural lang siya na signal lang lumalabas or natural power lang. Ganon din dito sa kabila para pantay sila. Dito ko nilagay sa pole. Rare. At ito yung main gain. Subukan muna natin yung pole or yung natural na power. Okay? Dito sa kanyang mga speaker, guys. Ito, hindi talaga to ang kanyang swak na speaker kasi hindi ako nakabili ng pang-car stereo talaga na speaker kasi may kamahal yan. Yun, yung 4 ohms, yung magandang speaker na pang-car stereo or pang-sasakyan, yung mga 4 ohms, yung magagandang klase, yung Targa, medyo may kamahalan kasi yon. Kaya hindi pa ako nakabili. Ito yung ginamit ko lang to doon sa aking integrated na amplifier. At least pang demo lang naman. Tutunog din naman yan kahit ito kasi malaki ang wattage nito. Pero kaya niyang patunogin pero hindi talaga siya swak or hindi siya fit na gamitin doon sa ating car stereo. Or sa power amplifier. Kasi ito 8 ohms to. Ito naman 8 ohms. So hindi siya swak or hindi siya bagay na ikabit sa car sa power amplifier ng sasakyan. So ngayon temporary ko lang ikabit 'to para lang malaman natin ang pag-connection ng ating power amplifier. Okay? 'Yon yung kanyang tweeter. Isasabay na lang natin yan dun sa speaker kasi wala pa tayong ibang amplifier para sa tweeter, so pagsamahin ko lang yan dito sa isang amplifier. Okay, dito sa kanyang power, ito yung plangka ng ating supply. Papunta yan dito sa power parad capacitor. Ito, 12 volts. At saka ito yung kanyang supply para doon sa ating amplifier. So yung connection niya, guys, temporary ko lang muna. Itali ko lang muna dito sa para madali lang. Hindi ko muna ihinang o temporary lang para mapatunog lang natin to. Okay? So, yung connection niyang speaker, doon natin idaan. May mga butas yan doon, papunta doon sa likod. Dito naman sa kabila, dito natin idaan yung wire niya papunta sa likod. Kasi, dito natin ipwesto yung ating amplifier. So ngayon, guys, subukan muna natin yung apat na speaker. Yung dalawa at saka yung dalawa sa kabila. So bali apat plus yung tweeter. Subukan muna natin ikabit yan tapos patunogin natin.
So natural yan, natural or ordinary setup, ordinary connection ng speaker. Ito yung wire dito sa malaking speaker. Ito rin yung sa kabila, sa malaki. At ito naman yung nanggagaling doon sa amplifier natin sa rear. Sa rear speaker. Ito naman yung sa front speaker. So yung malalaking dalawang speaker, dito natin ikabit sa rear connection. Okay? Tapos ito yung sa maliit na speaker. Ito naman yung isa dun sa kabila. Plus itong tweeter. So tweeter. Dito natin isabay. Dito natin ikakabit sa front connection ng kanyang amplifier. Okay? Unahin muna natin yung malaking speaker sa rear. Okay na. Patugtugin na natin. Okay. Ang amplifier natin, ito, ayan. Okay na yan, nasa taas. Ang connection niya, switch. Tapos yung kanyang supply. Ito yung parad capacitor at yung kanyang breaker. Okay, ngayon guys, hindi muna natin gamitin yung car stereo. Subukan muna natin yung cellphone muna ang gamitin natin patugtog. Okay, so na i-switch muna natin yung ating sasakyan, pandarin muna natin. Yan. Dapat naka-andar yung sasakyan natin guys kung magpapatugtog tayo para hindi ma-discharge yung ating battery. Okay? So, ang gagamitin nating cellphone, ito, para pagpatugtog. Gamit tayo ng mini jack o mini plug para sa headset nya. Okay. Tapos yung kanyang dulo RCA. O dahil ang ating amplifier guys, apat na channel yan. So ngayon, yung ating cellphone, 2 channel lang. O kailangan natin ng splitter. Okay. Ito yung splitter. Yung ginagamit natin dun sa ating integrated amplifier sa mono connection at sa stereo connection. So split tayo. Yan. Yung isa naman, yan, split din. O yung kanyang left and right channel, i-split yan para maging 4 channel na siya dito sa ating amplifier. Yan.
Okay. Ayan. Patunogin na natin yan. O, sa cellphone, pili tayo dito ng music. Yung kailangan yung music na patugtugin natin, yung hindi copyrighted. Kasi yung mga ibang napatugtog natin nung nakaraan na copyright, kaya inerase ko yung iba. Ayan. So dito sa ating supply, i-on natin ang breaker. Ayan. Ayan, may power na yung ating power parad capacitor. So switch ng amplifier. Ayan. So ayan guys, may power na. So ayan, maglagay lang tayo ng volume sa ating cellphone. Ayan. Muna at ahaba yung video natin. So next time kapag set up naman ng bridge connection at saka maglalagay tayo ng parametrics para mas lalong gumanda yung ating quality ng sounds. Sa ngayon guys, hindi siya masyadong quality yung sounds natin dahil ordinary setup lang yan. Wala pa tayong parametrics or crossover. At saka hindi siya match yung ating ginamit na speaker. So next time, gagamit tayo ng parametrics para mapakinggan naman natin kung gaano ba talaga ka lakas yung ating power amplifier. At saka yung dapat yung magandang speaker. Okay? Guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and press the notification bell para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong upload na video. Okay? Salamat!